ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inabot na isang matandang lalaking pinagbintangang ng hipo at ng bastos daw sa kapwa-pasaherong babae. Yan po ang tinutukan ni Jake. Kitang gumewang ang matandang lalaki pagsakay niya sa modern jeepney. Bahagya pa lang nakakahawak ang matanda nang gumewang siya ulit paharap sa nakaupong babae na napaiwas. Halatang nainis ang babae at lumipat ng upuan saka nagsumbong sa driver. Anya, binastos at hinipuan daw siya ng matanda. Bago bumaba, biglang pinalo ng babae ang lalaki na gumanti naman ang tadyak. Bumalik ang babae na sinaklaluhan ng ilang tambay sa kalsada. Sumakay ang dalawang lalaki na kinumpronta ang matanda. Hanggang sa pagtulungan ng... Maghapon ako nagbiyahe. Nagulat na lang daw siya nang bigla siyang akusahang ng bastos ng babaeng pasahero. Bagaman lumipat ng upuan ang babae, di raw ito tumigil sa pagsasalita ng di magandang laban kay Butal. Pagdating daw sa barangay, pinagtulungan na naman siyang bugbugi ng ama. Gusto ko managot sila sa ginawa niya eh. Sakit talaga. Wala naman akong ginagawang masama. Tapos... pinagbintangan ako. Busod ako. Tapos pag usod niya, nung paupo na siya, nahaplos niya ako sa ganto. Kaya napatayo ako. Opo, napatayo ako. Tapos lumipat po ako ng upuan. O sabi ko sa kanya, bakit mo ko binabastos? Ginanong ko siya. Sabi niya sa akin, binabastos. Hindi kita binabastos. Sabi ko, anong ginawa mo sa akin? Ba't ang tawag mo doon yung sa halika? Parang halikan mo ako. Dalawang... Tapos sabi niya, hindi kita binabastos, driver din ako, ganun. Tapos sinasabi niya pa, tanga-tanga daw ako. Siyempre sa akin, sabi ko, imbis na mag-sorry na lang siya doon sa pagkakaano niya, hindi siya nag-sorry. Nagkasundo na raw sila sa barangay na di na magkukontra-demanda, kaya pagtataka niya. Sabi pa po, mahina daw yung resistensya nung tatay niya. Eh, paano niya ako nasipa ng ganun? Hindi sila alam yung apekto niya sa akin. Hindi nila alam mo kung paano nalalasok. Simula ang mga hindi pa ako nakakakain, kakaisip to sa ginawa nila. Kasi si tatay niya nakipag-areglo na kasi ayaw din niya makulong. Tinanong, bago mangyari yun,
ay bago mag-areglo ang tinanong. Nay, ganito gawin natin. Miss Linda, opinion ko to, ituloy nila yung kaso para naman gumana ang kalooban nito. Kasi kung pipilitin natin siya na patawarin agad kayo, masunod yung gusto ninyo, baka atakihin to sa sama ng loob. Kumbaga, teka muna, nasan yung hustisya? So, sasampas siya ng kaso. Kung ako lang po yung may dapat nagde-decision, syempre po, papatawarin ko po kayo. Kaso hindi po ako yung nandoon sa loob ng bus. Pinagtatanggol ko lang po yung karapatan ni Papa at bahala na po siya. Ngayon, satisfied na po ako na serve na po yung justice. Pero po, ang decision po talaga sa kanya po. Wala po sa amin. Sige, pahinga lang po muna si tatay po. Hala lang po yung tayong tuloy.